Hello guys! Gugunagrahin ko na rin yung pagbablog for today. And hopefully guys, bago ako mag-start nung ituturo ko sa inyo kung paano ko na-encounter and na-experience yung mga basher, don't forget to like, comment down below, and subscribe on this channel para updated ka sa lahat-lahat ng mga video. And thank you guys sa lahat ng mga tao na subscribe at sumuporta sa akin. And hopefully, on this year, yes, ma-monetize ko na itong vlog na to. Okay guys! Recently, I think 2 days ago, first time ko maka-encounter ng basher. Yes! Sikat na ako! Ay, nako. Ganun pala yung experience. Kasi at first, nag-post kasi ako actually ng way para ma-determine kung genuine yung fake or original yung by Jessie. Kasi na-encounter ko dito sa aming maliit na tinag. Ito yung stockroom namin ng mga produkto namin sa aming maliit na sari-sari store. And then yun nga guys, naka-encounter ako ng somebody who post o nag-post siya ng negative comment on that video. Dinilit ko na at first nung una, parang medyo tumas ako kasi sabi ko, ba't ganun? Ang intention ko para sa video na yon, sabi niya kasi sikat at ginagawa ko daw yung video na to para sumikat. Sa bagay, lahat naman na nagpo-post sa YouTube is, syempre, pag dumami na nag-review sa'yo, dumami na nagsasubscribe sa'yo, sisikat ka talaga. Okay, magiging well-known ka, not being artista, but siguro nga, thank you kasi sabi niya kasi is para sumikat. Pero nung nag-vlog kasi ako, hindi ko kasi talaga iniset na sisikat ako. Kasi ang gusto ko lang is, syempre, matulungan yung ibang tao. Yung mga how to ko, yung how to pay PhilHealth, how to check if by Jessica is genuine. Tapos, sinishare ko yung ibang experiences ko kung paano mapapadali yung pagbabayad ng or hindi pipila sa bangko, something like that. Yung mga bagay na pwedeng makatulong at mag-add value sa mga viewers ko. So yun guys, nakapanood na rin naman ang mga video ng mga artista na nababash. Especially yung especially yung mga sikat na talaga na nararamdaman ko yung una, nararamdaman ko na parang naging bitter ako kasi sabi ko parang nandun yung siyempre, nag-throw siya sa akin ng galit. Pero nun nga, kasi nga, mamahilig ako mag-view ng mga inspirational videos. After nun, ni-reverse ko na agad. Kasi sabi kasi, hurt people. Kumbaga, yung ibang tao, nananakit ng ibang tao kasi sila nasaktan din. So parang yung toxic, yung negativity, inilipat nila sa atin. Sa iyo, sa akin, sa ibang tao. So yung negative emotion, yung negative feelings, or negative behavior, gusto nilang ipasa sa ibang tao. Diba? Parang, kung manunod ka ng TV, almost, hindi, sabihin natin 75% is puro negative, 25% yung positive. Eh yun, napansin ko lang. So, kinalma ko yung sarili ko, sabi ko, bakit ako nagpapa-apekto sa kanila is, ang intention ko naman is makatulong. Kumbaga, parang sinasabi niya kasi na, base sa video mo, ganyan-ganyan. Pero ang sa akin, sabi nga ni nung isa sa mga vlogger, hindi ko nasasabihin na pangalan, sabi niya is, okay, binabash niyo ako kasi nanonood kayo ng video ko. So, dahil sa panonood ng video ng mga basher, is dumarami yung views niya, at the more na naglalagay ng ads, si YouTube, Google AdSense, or si Facebook, the more kumikita yung mga content creator natin. Pero sa akin is, okay, ang na-realize ko sa buhay ko is normally dati reactor ako pero since nagpa-practice ako ng mindfulness, nagma-mindfulness meditation ako kasi nga na-depress ako before. So mindfulness really helped sa akin. So laging tinatanong ko why? So bakit sila ganoon? So yun, nung kinalma ko na yung sarili ko, hindi ako masyado nag-react. Tapos sinabi ko na bakit ako magpapa-apekto dito sa basher na to? Bakit ako magpapa-apekto sa mga tao na to na hindi naman talaga totally makakatulong sa akin. So I just calm myself, dinilit ko na lang yung comment niya. Kung ikaw ay magko-comment din lang, sabi nga ng dati kong boss, kung wala kang masasabing mabuti, ito mahimik ka na lang. Yun yung sabi niya ng boss. Yung first boss ko, which is I was training in Boracay before in one of the big company here in the Philippines, sa Forex. Nag-Forex kasi ako doon. Sinabi niya is, kung wala ka daw masasabing mabuti, is manahimik ka na lang. So yun nga, diba ako, dinilit ko na lang siya, kinalma ko ang sarili ko, and then I forgive easily, pinapres ko yung compassion and forgiveness. And then with that, I'm free! I can smile to the world, I can laugh more, and I realize that it's not my loss, it's their loss. It's
if they are negative, then be unto them. Kumbaga parang sabi nga, nung naging, lumipat ako ng church guys, may namita akong mga positive na tao sa Singapore, sinabi nila na, Edward, pag may mga negative na tao, wag na wag mong papapasukin sa spirit mo. Otherwise, your life will be a mess. Which is true enough. Kasi pag may in-encounter or pinapasok mo yung mga negativity na nakikita mo, negativity na naririnig mo, makukonsume ka ng negativity and then hindi yun makakatulong sa pagkatao mo. So yun guys, para sa mga katulad ko na vlogger na nagva-vlog dito sa YouTube, kung maka-encounter kayo ng na-experience ko, kumalma lang kayo and huwag nyo na lang patulan. Tapos focus on your goal, magpasikat kayo. Ako kasi, normally guys, hindi ko naman talaga intention magpasikat. Gusto ko lang doon ang subscribe. Of course, basically nung una parang sabi ko, ay gusto kong kumita. Actually may iba kong friends, is hindi nila in the right way ginawa yung channel nila. Parang they collab with other YouTuber na i-view mo yung vlog ko, tapos i-view, which is sa akin, for me, it's not good. Kasi parang, hayaan mong si YouTube. Kasi si YouTube naman, napaka-generous ni YouTube. Sinishare, sinasuggest na yung content mo with other people na nag-browse or nanonood sa YouTube. So with that, nagtutulungan. Ikaw, nagpo-post ka para nasa ganun, dumami yung subscriber mo. And of course, kumita. Tapos ito pa, yung natutunan ko rin kay Mr. Beast. Si Mr. Beast is isa sa mga famous vlogger in the US. And he told in one of his vlogs, sinabi daw ng ibang tao na, bakit mo, ginagamit mo ba kaming mga tao para, kasi namimigay siya ng pera, diba? Bakit mo kami ginagamit ng mga tao para lang kumita? Pero ang sabi niya, diba binigyan ko kayo ng pera, tinulungan ko kayo. So natulungan ko kayo, tapos yung mga nanonood sa akin, tinutulungan ako. Kumbaga parang, guys, ang maganda diga, yung nakatulong siya, nakatulong sa ibang tao, tapos yung mga nanonood, nakakatulong dun sa content creator. Tapos yung blessing na natanggap ng content creator, sinishare with other people. Kaysa dun sa mga nambabash, kumbaga parang, hindi na, sabagay, on the other hand, yung mga nambabash, may maganda rin eh, diga. May magaganda ring ginagawa yung mga nagbabash kasi pag nagbash sila, ibig sabihin nanonood sila ng video. Pag dami ng nanonood sa video, wala na tatawala ako. Parang ang dating sa akin is lahat win kasi yung basher, sige, nagbabash sila, tapos nanonood sila, tapos pag nag-comment sila, nanonood, dumarami yung views. Pag dumarami ang views, masaya si YouTube kasi the more dumami yung views, the more naglalagay ng ads. And the more ads, the better. Diba? Tapos, kasi normally guys, di ba may kasabihan nga, it's better to give than to receive. Pero ang kasi ako ngayon is nagdadagdag ng mga wisdom sa buhay ko, which is, hindi ka makakapagbigay hanggat hindi ka nakaka-receive. Kasi ano yung ibibigay mo kung wala ka? Di ba? The more na meron ka, the more you give. The more na wala ka, the more na wala kang maibibigan. So all you have to do at first, naging preaching. Preaching na itong vlog ko. Ang sa akin kasi is kailangan mo kasing mag-receive, kailangan mong mag-give. Kumbaga, in two way, you give, you receive, you give, you receive. And then syempre, parang mapag-receive ka, hindi ka makakapagbigay, hindi ka magiging generous giver hanggat hindi ka nag-umapaw. So kailangan pag nag-umapaw ka, share, umumapaw, share, nag-umapaw, share, umapaw, share. Ganun lang. Kasi ang normally kasi ang mga preaching ng ibang tao is it's better to give than to receive. Then how you can receive? How you can give pala? How you can give if you cannot receive? So yun, kaya siguro na-depress ako kasi normally I give. Tapos minsan nawawala, nauubusan ako. Nauubusan ako dati ng pera, nauubusan ako dati ng pagmamahal, nauubusan ako lang mag kasi binibigay. So now, kailangan yung tank mo is maging full. Diba kaya nga tayo nag-pray? Kasi maging whole. Wholeness, holiness. Maging whole ka muna, pagbuo ka, it's about time to share with other people. Right? Kung hindi ka buo, kung nag-struggle ka, how you can give? Diba? Kailangan mag-thrive ka. Kailangan maging relax ka, mamunga ka, before ka makapagbigay ng matamis mong prutas. Kung hindi ka namumunga, hindi ka makapagbigay ng prutas sa ibang tao. Ayun. That's all for today, guys. Guys, para sa mga kapwa kong content creator, wag na wag tayong magpapadala sa mga toxic people.
kasi allow other people to be toxic. Baga, yun, have merciful. We are merciful with them kasi nakakaawa sila kasi instead na love, puro sila puot, puro sila galit, puro sila reklamo. Which is, kung nandun ka sa stage na yun at na napapanood mo tong video na to, it's about time na mag-practice ka ng mindfulness. Maging aware ka, bakit ba ako laging galit? Bakit ba ako laging nagagalit sa mundo? Bakit ba ako ganito? So possible, yung puso mo is punong-puno ng bitterness, punong-puno ng negativity kasi nasaktan ka rin that and I feel you. What we have to do is to forgive others, forgive yourself because God has forgiven you already through the blood of Christ. Okay? Guys, thank you so much for watching this video. Guys, pahingi ng tulong, subscribe, comment, like. Huwag ka na mag-unlike! Tsaka huwag ka na mag-comment ng negative. Magtulungan na lang tayo to make this world a better place to live, to make our country rich, and to make our country a better place to live for many Filipinos starting today, in the future, and sa mga susunod na generation. That's all for today, guys. Thank you so much again, and basta subscribe, and thank you so much sa lahat-lahat ng mga subscriber ko na nagtiwala sa akin. Guys, please don't forget to subscribe and click the bell notification for more videos. Always remember, God loves you! Bye for now!